Welcome back to Adele Vlogs. So, ang tagal ko hindi nag-vlog guys, nagpahinga po ako saglit kasi ang kalat ng bahay, nagpipintura. So, gabi lang kami nakabalik dun sa aming kwarto. Tapos parang ang gulo-gulo kasi guys, tapos biglang hindi pa pinapasok si ate, naghanap pa kami ng bagong babalik sa kanya. So, yung ilang araw, kami ni mami yung nag-aasikaso sa bahay. So, wala talagang time mag-vlog. So, ngayon nga guys, papunta kaming airport. Susundiin namin yung ate ni Adi. Kasi nga guys, biglaan yung pagbalik niya dito. Dapat hindi siya babalik, pero biglaan. Kasi, naalala niyo yung sinabi ko sa inyo na may bisita kami nung nakaraan. Yung bisita, oh, disclaimer muna. Magdi-disclaimer muna ako. Alam ko sa inyo maraming magko-comment, magbibigay ng opinion, bakit siya ikakasal, ganun-ganun, blablabla. So, respeto na lang po natin yung kultura nila. Ang importante, hindi nila kami pinigilan magpakasal. Di ba? Ano? Wag ko na yung English. So, ayun guys. And kung tatanungin nyo rin yung ate niya, actually, binigyan siya ng chance or tinanong siyang mabuti kung meron siyang kasintahan. Pero ang sabi niya talaga, wala. And binigyan siya ng chance para makahanap ng jowa niya. Pero, wala talaga guys. So, siya po ay masunuring anak. So, sinunod niya yung magulang niya. And, nung last time, yung bisita po namin is yung kanyang mapapangasawa. So, maganda yung result nung pag-uusap nung both family. So, nag-agree na ikakasal na nga po sila itong darating na March next year. Pero, bukas, Linggo, ay pupunta po kami sa village para sa kanilang engagement party. Ayun, tapos marami akong i-chichika sa inyo about sa paano nila ginawa, ganun-ganun. Pero ngayon, sunduin muna natin yung ate niya kasi malapit nang mag-landing yung aeroplano. Medyo late na kami guys. Which road shall we take? Dito, mas malapit tayo dito sa Singmore, diba? Sa airport. Last time you said like... Hindi, mas malapit pa rin dito sa Singmore pag sa airport lang. Pero pag sa Ranchi, malayo. Parang malayo eh. So, ayun na guys, and this is my 12th day of fasting. Actually, nag-cheat ako ng 1 day. So, parang 11 days akong nag 1 meal a day. And super energetic ko guys. At nagtimbang ko kanina, I am 64 kg. Back to my, you know, pre-pregnancy weight. Pero target ko talaga is, ano guys, to reach 55. Or not, if not 55, mga... Basta below 60, mga 59, 58, 57, 56, ayan. So, tsaka lang ako titigil mag 1 meal a day. Nasanay na pa na din ako guys. And parang feeling ko mas parang angga-anggaan ang buhay ko. Kasi nga, gumaan din ako. Ay, si Adi din pala guys. Occasionally, nagpa-fasting siya. Pero hindi siya consistent. Nag-cheat siya pagkatulog ako. So, pero... I'm not cheating in real life, no? Pero, nag-lose na rin po siya ng weight, di ba, Ben? Ilan na nag-lose? Don't tell them that I'm losing weight. Guys, can you see that I'm losing weight or not? O, comment down below na lang. Saktan niyo siya na walang nagbago. Comment down below, guys, binagbago sa akin kasi ang laki ng nabawas sa timbang ko. Mga 3 to 4 kg nabawas sa akin. So, I'm sure may pagbabago na wala. Sige, punta tayo sa airport. Guys, dito na kami sa... backside ng airport. Di ba backside to, no, Lavino? Oo. Kasi ayun yung flag, oh, yung nakikita natin palagi. Ayan. Dito kami sa likod manggagaling kasi doon yung bahay namin sa likod. Diba, dito natin nakikita yung mga aeroplano. Everything from our house is seen, di ba? Oo. Fly when it goes down. So, from back part kami. You stand up, you can see yan, that. Di ba, bukit, ganyan. Tsaka nandiyan ko, love, umaatake yung ano, si Adi guys, lumabas siya. Hanapin niya yung ate niya. Maliit lang tong airport namin dito. Tsaka holiday pa lang ngayon guys dito sa amin. Buong Jharkhand na ata holiday, close yung mga mall. Bibili ko sana ng damit si Ado eh. Kaya lang close nga daw. So, pagdating namin sa bahay, kakain kami lunch. Tapos si mami ako, tsaka yung ate niya, pupunta kami sa salon para magpa-facial. Tapos, magpalagay ng mehendi. Kailangan kasi mehendi, di ba, pagka-wedding-wedding. Pero hindi pala nakasala.
magpapalitan lang sila ng sing-sing. Hindi ko makita. Saan ba? Tapos guys, alam niyo ba? Dua, ano, yung pamilya nila, dadating, pamilya namin dadating, angkan ba? So, yung angkan namin, mga, siguro 20 plus kaming dadating. Tapos sa side ng lalaki, mga 20 plus din. Actually, 30 plus eh. Tapos, lahat yun, kailangan namin regaluhan. So, dun sa bahay, pagka nagkaroon ako ng chance, papakita ko sa inyo, ang daming voice over na lang tayo, no? Habang nag-aantay sa atin niya. Ang daming, ano guys, regalo. Ang lakang nagastos. Tapos, regalo mo sa isa. Pero makaka-receive din naman kami ng regalo. Tapos, galing sa kanila. Tapos, ito ko nasasabihin, no? Huwag niyo na lang, ano ha? Kung iniisip niyo na nagbayad. Kasi, diba dito sa India, babae nagbabayad sa lalaki. Actually, yung pamilya ng lalaki, hindi nanghingi ng bayad. Nag-ano lang sila, nag-request ng, ano, huwag kayong masyasyaka. Isang 100 gramo ng ginto para sa atin ni Aditya. Kasi guys, parang yung 100 gramo na yun, gagamitin din ng atin ni Aditya. Tapos, kumbaga, ano nila yun eh, parang investment ng atin niya. If in case, nagkapamilya sila, tapos nagkaroon siya problema, pwede niyang ibenta, pwede niyang isanla. Ganun parang yung ginawa ni Mami. Si Mami wala na siya masyado eh, kasi nung nag-aaral sila Adi, pinagbibenta niya yung mga bangles niya. So ayun guys, so parang yung 100 gramo, konti nga lang yung guys eh, kasi ginto lang, yung iba nangingin ng kotse, bahay, ganun. Yung nakaraan guys, ang dami ko naman kwento, haba na naman yung video. Basta, yung guys, yung 100 gramo na yun, okay lang naman yun, kasi dito nga sa bahay namin, yung tinatawag niyong mansyon, ay walang party yung ate ni Aditya. So, kumbaga, yung pamana ng pamilya sa kanya is yung ibibigay sa kanya pag ikakasal na siya. Gets niyo? Kumbaga, yung pamana niya, makukuha niya pag kinasal na siya. Ganun yun. Ayos niyo lang yung comment niyo, please, kasi nagbabasa ng comment yung ate ni Aditya. Baka masaktan siya, di ba? Di ba? Siyempre, hindi naman natin alam. Pero, pag tinitignan ko siya, parang masaya naman siya na finally kakasal na siya eh. At asan na kaya yun? Parang masaya naman siya. So, okay na din. Hindi naman siya pinilit eh. Binigyan siya ng chance. Yun. Pati yung kuya ni Aditya, hinahanapan na ng mapapangasawa. So, tingnan natin kung anong balita. Ang tagal naman ng ate niya. Nag-message na sa akin. Nandito na daw siya eh. Tagal naman niya lamabas. Sige nyo, ang tita ni Ado. Kada uuwi galing Mumbai, may regalo kay Ado. Dalawa. Ang mamahal po ng binibili niya, guys. Ang alam ko sa pamilya ni Adi, super tipid nila. Pero pagdating kay Adi, grabe bongga. Alam niyo bang hindi ko binibili yung mga ganito? Kasi namamahalan nga ako. Kasi mga nasa 1,500, 2,000. Tsaka ito. Sige mo. Hindi, share lang. Mahala natin. Give that. Three pieces mga karakter. Did you tell her? Empty na yung ini-steal ko. Empty me, katam. Katam. I change the pabango. Adu, when you grow up, you will see this. So, ganito if you... This is the original one, and let's see how you will broke it. So, if, parang first is the standing. If you need to turn, then you move this one. Wala ka siya, guys. This kusa siyang umiiwas. Kasi this one... Dito mo sa baba. Ibangga mo siya kunyari. Para makita nila. Hindi, pakita mo yung babangga siya. Ayun pala, ayun na nagre. Pag bumabangga, nagkukusa siyang lumipat. Tingnan mo. Di ba? Mahirap iwanan si Ado dito. May spoiled siya sa toys na. Cute, di ba? Mas nag-enjoy ako eh. Pag gising niya, tulog kasi guys eh, nakatulog yung tinaliguan ko. Pag ano, maliligo guys, na pala. Pakita ko lang pala sa inyo. Yabang ko ah. Yayabang ako ah, relax lang kayo.
So pala guys, papakita ko lang sa inyo yung naligo na ako. Tapos pupunta kami sa London. Super saya ko lang guys. Kasi do you remember this pants na lagi kong sinusuot sa aking mga airport OOTD? Naalala niyo ba yan? Yung may slit. Nung sinusuot ko to guys, ano, yung kusun ko malaki. Wait lang ah. So guys, dumating si Adi. So yayabangan natin siya. Do you remember every time I wear this, ang laki ng pusun ko? Okay. And it's tight. Can you lift it? Yan. Huwag mong pakita yung bra ko. Tapos, papakita ko lang sa'yo. What is this? Magaling! Guys, kasi you know, I'm also trying to, I will show off. Kita niyo stretch mark ko. Teka lang, kayabang ko lang yung... Kayabang mo? Hindi ako. Are you ready na guys? In 3, 2, 1. Almost gone. Ay, hindi si Chang yan. Di ba? Ang ganito na. Di po, wala na rin. Ako nagyayabang eh. Hello? Hindi, pwede. Teka lang. Wala tayo. Di ba tayo? Teka lang. Lovey, di ba naalala mo? Oh. Every time I wear this, nakaganon yung pusan ko. Yung... Guys, by the way, this is wait not... Wait lang, ako muna. Sige na, sige na. Yabang. Naalala mo ba? Matight dito. Yung lower belly fat ko. Tapos, ngayon, kita lang yung stretch mark ko. Pero, ang laki ng uwang mo. Tapos, sige. Tapos, okay guys, diba? Pupunta kami if sa salon. Like, if I'll be hiding, it will be like this, di ba? But I'm not hiding. It's like normal. Guys, pupunta kami sa salon, so... Yeah, bye-bye! Mas ka na. Nala ko. Guys, share ko sa inyo what we eat during one meal a day fasting. So, tanghali lang kami kumakain. Ako, si Adi minsan nag-chit-chit siya. Pero ako tanghali lang talaga. Pero madami. May gulay, prutas, ayan. Minsan may mais. Kung ano available, may mangga. Ngayon, pineapple, tapos saling ang available. Tapos protein, isda. Minsan manok, minsan kambing, kung ano din available. Tapos kanin. Hindi ko dinideprive yung sarili ko sa kanin kasi isang beses na nga lang ako kumakain, di ba? And still effective naman siya. Sabi, mas effective siya pag walang kanin, ganun, less carbo, pero baka mamatay naman ako, di ba? So, yeah, may kanin pa din. By the way, guys, ako nag-prepare niyan, ako nag-prito niyan, ako nag-iwa niyan, ako lahat. Para ano ako guys, parang ganado kumain, para lagi akong excited. Antayin yung isa kong, isang beses kong pagkain. So, niluloko ko yung sarili ko na, okay lang, mag-antay. Kasi marami naman akong kakainin. Ayan, actually tubig lang. Kaya lang nga, binigay ng ate ni ate to. So, meron akong isang cheat day, pero hindi na ako umiinom ng juice guys. Yung mga processed na juice, lahat ng sugar, wala na, hindi na ako kumakain. Yung kanin lang yung sugar or itong mga prutas. Pero yung mga ganyan, wala na. Iniwas ako na water na lang ako or lemon water. May nagmumura na po dito. Guys, kasi ako, sakto akong 12 kumakain. Kahit 11:58, hindi pa rin ako kakain. Pero siya hindi niya kaya mag-antay. Sabi niya, nagmumura na siya. Kakain ka na? Oh, di niyo kaya. May spoon for my dining table. Kumaya ka ba? Ba? Di na kami? Chopping board. Pero wala ba rin chopping board? Mmm. You love it? I hate it. I cook it. Gutom na ako. What time is it now? Gutom lang yan. Oy! Gara! Ayan yung ayaw ko sa kanya. Yung hahatian mo na siya. Kukuhanan niya pa yung pagkain ko. Parehas lang yan. Isa lang luto ko dyan eh. Alam niyo na kung bakit lumalaki yung chan niya. Exactly 12 o'clock. Yay! Yeah, let's break our fasting. Breaking my fast with fruits muna guys. Lagi ko inumuna fruits at salad kasi para busog na. Diba? Busog ka na? Hindi. Give me one. Tumigil ka. Tapos kakain kami ng mangga pa. May mangga pala. So fiber, pampaganda ng pupo. Hindi na kami umiinom nung simula nung nag-fasting tayo, no? Even before nag-fasting kami, hindi na kami umiinom ng gamot. Naayos yung pupo namin. Diba? Kasi you know, one thing I've noticed sa Filipino food, there is so less fiber. Hmm. More on the protein, diba? You think is that?
100% protein, fatty acids, omega 3. That's that good. If you eat, if you say gulai, if you eating any gulai, there is 30% gulai, 70% either meat or is dye, diba? That's not healthy. Ganito kami nga talaga guys, ha? Hindi to etos lang for the vlog. Ito talaga. Ang laki ng pinayat ko. Feeling ko mas mapayat pa ako even before. Kasi nung bago ko ma-pregnant, that pants was tight, di ba sa akin? Di ba lang? Yeah. Mmm! Ang sarap today, ah. Kasi I cooked it with rice lap. I did not cook it separate this day, this last time. Tapos pag nagpa-fried rice pa ako, nilalagyan ko ng gulay. Wow. It's good na at least. Sana, maano namin. Ano yun? Consistency ba? Na healthy living para kay Abby. Alam mo? Para long life. Last night I cheated. Pero, I was in so much guilt after... Actually, hindi ako masyadong gutom na. After day 12, hindi na ako gutom masyado. What I'm doing, Elena and I are doing different one day. Kasi Elena can kaya. My body is made different. Hindi, my metabolism is different. I have been doing fasting diba from before. Yeah. Even worse, kaya lang mali pa yun. I'm doing water fasting, tapos kumakain ako ng mga chocolate, di ba? Kumakain ako ng chocolate, konti-konti. Kahit pala isang ganun na chocolate, masama pala yun. Kaya, ang bagal ko bumayan. Pupunta kami sa salon, kakain lang kami. I will also go to a cheat. Cheat men's salon. 100 rupees haircut. Kulit ka pero ayos. I will be again. Masarap na isda, no? I put some salt. Bakit? Hmm? Hey guys. So, we were not able to finish everything. This fish is looking at you. Hey, fishy. I don't know why they removed the eyes. Kasi Elena liked to eat the eyes. I love it too. No, you mean? I actually kissed the lips of fish. Hi, I was talking about you. See, she's doing this, guys. Kasi, you know, keeping the legs on this part, I said, sobrang mahal. She's saying, mahal mo ako? Oh, mahal kita. Pero sobrang mahal ito. Hindi lang pwede ganun, guys, diba? Ito, we were not able to finish that one. Links lang pa ako eh. Either way, we still can't have it. Bakit? Bakit di ka nagbubalutan? Ha? Bakit di nag... Ito guys, you know, that you can see. The gas. It's not supposed to be there, obviously. But But I'll tell you why. You can wash your hands. Are you ready? This one is supposed to be here, as you could see. But the problem is, as you could see, the hole is only for this granite, not in the concrete, and it's very thick, as you could, you know. This is very thick, this part. So, have to bring a very strong and very big driller that will so that this one will be kept inside always. It's not supposed to be here. Actually, there has to be. We are planning to buy chimney here as well, just like downstairs. But the problem is, chimney cannot be very close to the window. It's not, I don't want to go for technicalities kasi I don't know. Bawal sila. Bawal. Yes na, you're so looking sexy.
Guys, ganito nang almost this part. All the rooms are painted, as you could see. Kitchen is painted. It will look even better when everything is, you know, cleaned. As you could see, well, I'm cleaned yet. And then mommy's room is already painted dito. You can see that. Diba? Ganda ng kulay. Lahat plastic paint tawag dun. Triple coats, guys. Yeah! Hi, kalalala, baby. Oh, baby. You guys are waiting for Abby. Oh, baby. Abby was sleeping the whole time. Oh, baby. Hey, baby. You woke up. Si Bua, with you. Ayo. Your friend. He will be your friend. Ay, I'll hug you. Susu. Kudu, 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 kudu. We'll say thank you later, huh? Hello, I'm Susu. Papa will show you some. And then Papa will show you something. But this is also from Bua. Ta-da! What's this? This is Mommy! Serious. Let him see that. Let him see that, you know, how he will, it will walk. Lavi. Super focused. Go to other baby. Go to other baby go. It's down. It's down. Here. Excited to take it. Look at him. Ay, 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 wala na. Take it, take it, take it, take it. Yeah. Patay na isda. Yes. Ay, no, adu, no, adu, no, adu. He will break. May magkukomment, bakit kinokin mo sa labag yung anak mo madumi? Okay lang yan. Hindi pwedeng over-feel mo ka. Magiging masaya lang. Wow! Hindi, like it. You say thank you to Bua. Say thank you, Bua. Yay!
Ay! Tumigil ka na yung stag, mother. You don't listen to my baby. Ay! Come back here. Oh, come back there. Oh. Ay! Tumigil ka. Doon. Tawa ko ng video na. See? Ay! Garap! Ganyan nyo guys, dito kami sa baba. May higaan dito kasi nagpipintura pa sa kwarto ng kuya ni Adi. Makita nyo yung walis na doon na ako galing Pilas, nahanapan na ng tangkay. So ginagamit-gamit na din siya ata. Ay, hindi pa. Kakadating ng ata na ito.